great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings, bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night? Like pearls hidden deep beneath a dark stream of desires, but like dreams vanish with the call to prayer, and the dawn extinguishes night. Here too are signs. God is the light, God is the light. How great. One, and may Quran na katulad ng Quran sa bab na Ardon, may Quran dyan na may platera ng Quran yung gamba. Itong Quran na ito, may Tagalog. May Tagalog ito. Arabic, tapos Tagalog. This is the Quran revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito, meron lamang the interpretation of the meaning of the glorious Quran. So, kami, pagka nag-lecture ito, when we are talking of Quran, kahit hindi ko na sabihin the Arabic Quran, automatic, I'm referring to the Arabic Quran. Yeah. When we came to Islam, hindi natin alam itong mga alphabets na ito. But since kailangan natin ng knowledge, aral tayo pa kunti-kunti, kahit pa paano, nakakabasa-basa na rin tayo. Pakunti-kunti, nakakaintindi na rin. So, inshallah, magagandun din kayo. Depende sa interest ba natin. So, the Muslims call their Lord Allah. In the language of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad is an Arab. Ang salita ni Muhammad, hindi English, hindi Chapagano, hindi Tagalog, hindi Chinese, ang salita niya Arabic. So, mababasa rin sa Glorious Quran, chapter 20 of the Glorious Quran, chapter or in Arabic surah, Taha, verse 14 or ayah 14, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wikang Arabic, sabi niya kay Prophet Moses, kasi nakita ni Prophet Moses may burning bush sa Mount Sinai. Diba sa Bible, laka natin yung burning bush. Sabi niya, ano yung apoy na yun doon? Puntahan ko kaya, pero must be something there. So pagpunta niya, paglapit niya, napanood yung Ten Commandments, nabasa niya yung Bible, sinita siya, alisin mo ang sapatos mo, ang sapin mo sa paa, dahil ang lupang inaapakan mo is a holy ground. Remove the shoes. Because inaapakan mong lupa ay banal. So yun si Steph, isipin nyo na lang ang reason why Muslims, when we enter the masjid, the mosque, inaalis natin ating sapatos, iniiwan natin. Kasi it is a holy place. And it is same thing with our houses. Kita mo mga Muslim, hindi nila pinapasok ang kanilang mga sapatos sa bahay. Kasi ang bahay natin is a holy place. Samantalang going back, naisip ko ng Christian pa ako noon, labas masok tayo sa simbahan, sabi natin bahay ng Diyos, di ba? Tahanan ng Diyos. Pero wala tayong respeto sa patos na umapak kung saan dumi dyan, dire-direto na sa simbahan. Di ba? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Moses nung tinawag ni siya nandun sa bundok Sinai, Innani, verily, ana ay Allah. Ako ang lang. La ilaha, there is no God illa but Allah. La ilaha illa Allah, there is no God but Allah. Fa'bud me, worship me. Yan, so pinakilala ng Creator ang sarili niya sa kanyang pangalan. Allah. Ngayon, in the language of Arabic, in the language of Moses, Hebrew. Salita naman ni Moses is Hebrew. Eloha, tawag nila, or Elohim, plural of respect. In the language of Isa, or Jesus, because in Arabic, his name is Isa, not Jesus. Ang salita niya is Aramaic. Ang tawag niya kay, sa kanyang Creator, kung babuksan natin ang Bible, in the Gospel, according to Matthew, chapter 27, verse 46,
basa natin doon habang nakasabit siya sa cross, sabi sa Bible, sumisigaw siya 2 Fridays ago during Good Friday in commemoration doon sa mga cathedrals. Tinako na rin sa 7 last words of Jesus, isa sa mga sinabi ni Jesus, salitang Aramaic, Eli, Eli, lama sa baktano. My God, my God. So ang tawag ni Jesus sa kanyang Diyos, yung isa, Holy, in Aramaic, the language of Jesus. Yung salita po ng Arabic, of Muhammad, ang salitang Hebrew ni Moses, Prophet Moses, at salitang Aramaic ni Prophet Jesus, ang tawag yan, Semitic language, magkakapatid na wika. And the meaning is, iisa lang ang meaning, the one and only true God, creator of everything, whether seen or unseen, na dapat lamang sambahin. So yun ang meaning nun. Ngayon, hindi pa rin convince ang ating mga guests kaya pinakausap ng mga non-Muslims. Eh sabi nila, sabi mo lang yan kasi siyempre bias ka, Muslim ka eh. Mayroon isang Bible, Bible na binamimigay ng isang grupo at tawag doon sa Bible ng Gideon Bible. Nakakita na siguro kayo. Pag pumunta kayo sa mga hotels, pag halimbawa, stay tayo sa Garden of Kids, sa kwarto, pagbukas na sa drawer, may Bible tayo makikita ron. O kaya doon sa lamesa may Bible. Sa hotels, sa mga schools, binamimigay yan ng isang grupo ng mga Christians. Ang mission kasi nila, to flood the world with Bibles, Gideon Bible. Pagbukas mo nung from the cover, pagbukas mo nun, mga ilang pages na ganyan, nakalagay doon, sinasabi na na, there is a verse in the Bible na i-translate into 1,000 languages of the world. Yung verse na yun, sinasabing John 3.16. Christians before, but always, pamilya tayo, pag sinabing John 3.16, yan yung sinasabing, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have itinrasate nyo sa iba-ibang wika. Chinese, Japanese, Korean, iba na yung mga salita ng Indian, Sinhalis, pero salita ng Dutch, salita ng mga Finnish, salita ng kahit Arabo. Itinrasate nyo yung Arabic word. Nakita ron, pagdating sa God, for God so loved the world, yung salitang God, Allah. Kung hindi pa ako nakakabalik sa Islam, ang akala ko pag sinabing Arabs, Muslim, Middle East. Nung makarami ako ng Middle East, nakita ko, ang Arab pala, hindi lang Muslim, meron ding Arab Christians. Yung Bible ko nasa bahay ngayon, galing pang Israel, kaya lang New Testament lang, Arabic, English, binigay sa akin ng kaibigan ko ng trabaho ron, regalo sa akin. Nakalagay Arabic, English. Pagka binasa mo yung English, God, God. Pagkabi sa Arabic, ang counterpart, Allah, Allah. Ang mga Christian Arabs, ang tawag nila sa, ang salita nila Arabic din, just like the Muslim Arabs, ang tawag nila sa Diyos, Allah. Allah rin. In Egypt, about 15% of the total population, out of the total population of Egypt, 15%, they are called Coptic Christians. Egyptian Christians. Ang salita nila Arabic, binabasa at sinusulat nila, pinakikinggan nila mga programa, Arabic. Pagdating sa Bible nila, ang tawag nila sa, at kahit sa pag-uusap, talking about, halimbawa, religion, ang tawag nila sa Creator, Allah. Dito na sa bansa natin, parang foreign yung Allah. Pero kung babalikan natin ang history of the country, makikita natin during the time na wala pa mga Kastila, before the coming to Espanya, si Brother Ali nga pala, is a professional brother Ali, is a teacher. Teacher si Brother. Kaya ito brother, gagamit sa mga estudyante mo. Ang tawag ng ating mga ancestors na Tagalog sa kanilang Diyos, Bat Allah. Nung magbalik ako sa Islam, nalaman ko ang pinanggalingan salita ng Bathala, Arabic pala. From two words, Arabic words, Bait, ibig sabihin bahay, Allah, Baitullah, Baitallah, Bathala. Yun ang tawag ng mga ancestors natin Tagalog sa Diyos. Kaya lang natin tinawag ang Ginoo na Diyos, Diyos, nung dumating na ang Kastila, si Magellan, yung Marxistness, pamilya na sa inyo, alam niyo na, ano pala yun. Kung tinawag kong
Diyos, equivalent doon. Basta equivalent sa paniwala mo ng Diyos, He is the only true God. Kagaya na sinabi ni Jesus Christ sa Bible, may sinabi si Jesus Christ sa Bible, the Gospel according to John, chapter 17, verse 3, sabi ni Jesus, and this is life eternal, to know Him, the only true God, and Jesus Christ, whom He has sent. Pag ang konsepto mo ng Diyos, yung only true God, isa lang, yan yung Allah, o yan yung Eloha, yung Diyos ni Moses. Pero kung ang konsepto mo ng Diyos, yung turo ng simbahan na one God, three persons, it is not God. It is the God na ginawa ng mga tao, yung Trinity. Kasi ang Trinity, it is man-made doctrine. Katulad nung itong pinag-aralan natin ito, it is from Allah. So ngayon, ano naman yung Islam? Islam is also an Arabic word galing sa salitang Arab. The root word is SLM, three-letter word. Ang Arabic, just like the Hebrew, when they write, they start from the right going to the left. Ang English, sa Tagalog tayo, we write from the left to the right. No? So sila dito magsisimula, magsulat. So, Islam is from the word, three-letter word, SLM. Yung S, ang pronunciation niya sa Arabic is Rad. What is the Arabic for S? Sin. Wala pala akong pondor. Yung L, Lam. No? Yung M, Mim. So, ang pagbasa ron, SLM, Salam. Nakarinig yung mga Muslim, magbabatihan. As-salam. O salamun alaikum. Isa sa meaning ng salam, yung Islam, is peace, kapayapaan. Kaya si Jesus Christ, kita nyo, ayon din sa Bible, in the Gospel according to John, chapter 20, verses 19, 21, and 26, in one chapter of the Bible, the Gospel according to John, in one chapter, three times, binanggit ni Jesus yung peace. Ang siya tumayo sa gitna ng kanyang mga disciples, when he stood in the midst of his disciples, he greeted them. Ang pag-greet niya, hindi yung hello, hi, good morning, kitan. Ang sabi niya, peace be unto you. Three times. Gospel according to John, chapter 20, verses 19, 21, and 26. Kung itatranslate natin sa Arabic, yung peace be unto you. Assalamu alaikum. O assalamu alaikum. Bismillah, this is, diba? And then, bilang religion, as a religion, the meaning of Islam or Salam, is total or complete or ganap kung sa Tagalog surrender, total or complete surrender, total or complete submission, total or complete obedience to Allah. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Okay. At sabi at yung Islam na yun, mababasa natin from the glorious Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, kasi as Muslims, we believe, the Quran is 100% the word of Allah. Just like when we were Christians, we believe na ang Bible, 100% din, salita ng Diyos. Now, as Muslims, you cannot be Muslim kung naniniwala ka sa Quran na 90% pang diyan salita ng Diyos. You cannot be a Muslim kung gano'n ang paniwala mo. Because the Quran, sa pag-aaral nyo, makikita nyo, this cannot be words of men. This is 100% the word of Allah. So in chapter 3 of the glorious Quran, verse 19, Surah Imran, ang Allah mismo nagsabi, at sinabi niya, na ang pananampalataya o ang batas, sa Arabic, inna dina, inda lahil Islam, salitang din in Arabic means batas o sistema o pamamaraan ng buhay. Nung itinranslate nila sa English, ginawa nilang religion. Which is wrong. Kasi religion came from the Latin word, religio, religare. Meaning to say, to connect, to tie, to connect, pabalik sa Diyos. Iba ang meaning na. Ang Islam, it deals not only with one subject. Islam
pwede natin yung aspect natin, pwede ang list na pag-usapan natin politics, pwede natin pag-usapan economy, pwede natin pag-usapan astronomy, pwede natin pag-usapan finances. Unlike the, pag sinabing religion, nakatutok lang tayo lagi sa your communication, your relationship between the creator. Islam covers every aspect of life. Islam. So as a religion, Islam means total or complete submission or total or complete surrender or and obedience to Allah. Yun ang Islam. We believe ang lahat ng prophets, because sa ilalim ng Islamic viewpoint, the number of the prophets from Adam. Christianity kasi, Adam is the prophet. Hindi tinuro sa atin na Adam, the first human being, is a prophet. In Islam, ayon sa sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuro Islamiko, he is a prophet. From Adam up to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang number of prophets in Islam, Islamic viewpoint, 124,000 prophets. Lahat sila, all the prophets of Allah, they all surrendered, they all submitted, they all obeyed Allah. Ang kanilang pananampalataya, walang iba, is Islam. Because if you translate Islam into English, yung complete submission, complete surrender, complete obedience to Allah, put into one word in Arabic, Islam. So kung titignan mo, ang mga propeta, for example, Moses, Abraham, Noah, lahat sila sumunod sa utos ng Allah. They all obeyed Allah. They all surrendered to the will of Allah. Now, ano naman yung Muslim? Ang Muslim, nung maliit pa ako noon, siguro kahit kayo, pag sinabi natin Muslim, ay mga tagamundan ako. Kasi hindi mo natin alam pa yung Amerika, yung outside world. Ito natin, bansa lang natin. Kasi pag pumasok sa isip natin, andyan ay mga Moro. Mga Tausug, di ba? Marunaw, Yakan, Sama, Pagindanawan. So, akala ko, yun ang mga Muslim. Nung makabalik tayo sa Islam, nalaman natin na ang Muslim pala, ibig sabihin, sino man, excuse me, sa katuruan Islamic ko pala, everything in the universe, everything. Sabi yung universe, ano ba yung universe? Andyan yung araw, andyan yung buwan, mga planets, ano? The stars, andyan yung mga puno, andyan yung mga tao, mga hayop, everything in the universe, ayon sa katuruan Islamiko, they are Muslims. Ngayon, since that is not our topic ngayon, ayoko nang mag-debate pa ron, si hahabang oras. When we talk of Muslim now, I'm referring only sa mga tao. Pero, actually, when we say Muslim, kahit hayop, Muslim. Kahit mga planeta, Muslim, dahil sila, doon sa tinatawag na batas ng kalikasan, the law of nature, Allah gave to them. Or the law of nature, o yung mga batas yung sinasabing yung batas na binigay sa ating katawan ng Allah. Lahat tayo sumusunod sa batas na yun. Sino may gawa ang Allah? Since lahat sila, lahat tayo sumusunod sa batas ng Allah, we are Muslims. Ngayon, nawala tayo, ang tao, nabigyan tayo ng tinatawag na free will. Kahit sa Christianity, teaching sa atin may free will. No? Kailan nawawala ang pagka-Muslim natin from birth? Pagka dumating tayo sa may sariling pag-iisip na tayo, mga 10 years old, alam na natin yung good and bad, medyo may malisya na tayo sa ating katawan, nawawala na yung ating inborn na pagka-Muslim. Ando na yung, ito ako sasamba. I want to worship this. For example, yung cross. O I want to worship this. Allah. So bahala ka na. Pero mula pagka ng anak, you are a Muslim. Kahit ngayon na nagsasabi ka na, no, I'm not a Muslim. Yung dila mo na nagsasabi na, no, I'm not a Muslim. That is a Muslim. Dahil sumusunod yan sa utos ng Allah. Yung ulo mo, na matigas mo na, no, hindi ako niniwala sa Allah, I worship this. Dito ako yuyuko. Your head, or our head, which we wantonly bow down to others. Besides Allah, Muslim. So ang nasira lang sa atin, bago lang yung ating paniniwala. So, hindi, hindi ako Muslim. Pero kung alam lang natin ang teaching ng Islam, we are Muslims.
So ngayon, ang Muslim pala, talking of people, sino man tao? Kasi akala ko na ang Muslim, mga tausod lang, mga ganon. Magbalik ko sa Islam, alam ako, as Muslim, ang tao, sino man tao, whether he is a Chinese, a Korean, a Japanese, American, a Filipino, a Japano, a Tagalog, or whatever, kung siya ay isinusuko niya ang sarili niya sa Allah, ano? Nagpapasakop, he submits sa Allah, he obeys Allah, ang tawag sa kanya Muslim. At yung Muslim na yon, katawagang Muslim, hindi tao ang nagbigay ng pangalan na yun. It is also Allah, Subhanahu wa Ta'ala, ang nagbigay ng pangalan na yun. Mababasa rin dito sa Glorious Quran, chapter 22, Surah Hajj, ayah or verse 78, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Huwa sama kumul muslimina min tabu wa fi hadha. And it is He, Allah, who has named you Muslims, both before and in this the Quran. Ibig sabihin ng both before, kahit para sa mga naunang kasulatan, mga naunang tao, sila ang tawag Muslim. Ay nagbigay ng pangalang Muslim, hindi tao, kundi ang Allah. So may idea na tayo, mga sisters, is Allah, what is Islam, Muslim, and then meron pa tayong dalawa, Quran and Muhammad. No? Sa mga medyo late, sorry kay sisters, ano? Saka na lang tayo magka-catch up next time. Kasi may mga, we have mga bisita ba? May mga bisita tayo ngayon dito, sister. Mga sila, Sister Jessica, ano pangalan, sister? So, kailangan mag-basic tayo. Kasi kung magpapatuloy tayo ng mga lecture natin ng mga nakaraang Sunday, may iwan naman sila. Hindi nyo ma-appreciate. Kasi sasabihin nyo, pero wala akong maintindihan, di ba? So, okay lang, balik tayo sa Quran. Kasi dapat, as Muslims, ito ang foundation. Ha? Kailangan matatag ang foundation natin bilang Muslim. Kasi kung hindi matatag ang foundation natin, just like in a building, ha? Ang foundation natin, halimbawa, kawayan ang posto. Tapos ang second po, balik natin mga hard rock, cemento. The building will collapse. Pero kung ang foundation mo, matatag. Ha? Alam mo ang what is Islam, what is Muslim, what is ganito, ganyan. Kahit lagyan ka na babibigat sa ibabong, matatag ka na katayo. Logic lang ba, sister nila? So, we have now, may mga tanong ba ron? Kasi tinapit natin Allah, who is Allah, what is Islam, who is Muslim. Pwede kayo magtanong habang nag-aako ng sister. May tanong ba kayo? Ha? Halimbawa, it is Allah who gave ng pangalan is Islam. Nakalagay sa Quran, chapter 3 ng Glorious Quran, verse 19, Inna dina indalahi Islam. Sabi ng Allah, ang batas, because din, the word din, Arabic means law or batas, system or a way of life. Nung translate sa English, ginawang religion. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi yun ang exact meaning ng din. Ha? Because Arabic word, ha? Arabic, sa yaman ng salitang Arabic, mas mayaman ang salitang Arabic kaysa sa English. Just imagine, the Arabic alphabet, if we include the alphabet Hamza, it is composed of 29 alphabets, ang Arabic. Whereas ang English, ilan? 26 lang, di ba? So, doon pala makikita natin, kung ang Arabic, mayaman ang salita. So, para lang hindi na magulo, kaysa sabihin ko lang, din, sabihin natin, okay, religion. Pero hindi ibig sabihin nyo na yun talagang meaning nun. Kasi as I said kanina, wala pa kayo. Ang religion, when we talk of religion in Christianity, it only deals with your relationship with the Creator and yourself. Hindi naman siya sa neighbors. Ganon. Whereas in Islam, ang subject ng religion, isang bagay lamang yun, isang aspect. Isang aspeto lamang ng Islam. Kasi in Islam, lahat ay saklaw niya. Ano? Sakop niya rito. Nag-usapan natin ng astronomy. We can talk that. Ha? Sa Islam. Geology. Pwede natin pag-usapan. Ha? About human reproduction. Ang judge sa Islam. It is not only about religion. So, sabi natin, yung religion Islam, that is just gawa ni Muhammad. Yan ang tinuro sa amin. Sino mga
mga nagbalik sa Islam dito. La, okay. Sa mga born Muslim, sa mga born Muslim, hindi nyo maintindihan yun na the heart, the mind of the Christian. Ano? So kami noon, nung Kristiyano pa kami, tinuro sa amin, ang mga Muslim, they don't believe in Jesus. Is that? Ang turo sa amin noon, the Muslims hate Jesus. The Muslims hate the Christians. The Muslims, the way they propagate the religion is through the sword. Mga ganun ba? So, paano tayo nakabalik sa Islam? Kailangan i-reconcile muna natin ang mga bagay na yun. Kasi, pagaya niya, galit daw sila kay Jesus. At ako mag-Muslim. Samantalang as a Christian, I love Jesus very much. In fact, sinasabi natin doon, nasabi natin doon, na I am living as a Christian, I will die as a Christian, because of Jesus. Paano ngayon? Iiwanan ko si Jesus. When I came to Islam, nalaman ko, you cannot be Muslim. Step. One of the articles of faith in Islam, because ang articles of faith in Islam is composed of 6 articles. Number 1 is, if you are a Muslim, you have to believe in Allah. If you are a Muslim, you have to believe in the angels of Allah. If you are a Muslim, number 3, you have to believe in the prophets of Allah. Number 4, if you are a Muslim, you have to believe in the books of Revelation, the Holy Scriptures from Allah, given to the prophets. And number 5, if you are a Muslim, you have to believe in the Day of Judgment. Number 6, nawala sa Christianity teaching, yung kadar, yung destiny sinasabi, preordainment. Ha? Sa Christianity, walang preordainment, ang meron, swerte, malas. Ha? Pag nanalo sa loto, swerte. Pag natalo, malas. In Islam, walang swerte, walang malas. Lahat ng nangyayari ito, this has been decreed already by Allah. 50,000 years before the creation, andyan na yan, nakamitin niya. Alam na ng Allah yan. Ay sulat na yan sa Allah. So, mga bagay na yon, doon sa, as a Muslim, you have to believe in the prophets of Allah. Islamic viewpoint, the numbers of prophets and messengers, all in all, is 124,000 prophets. One of them is Jesus. Prophet Jesus. You cannot, as a Muslim, sabihin mo na, hindi, mahal ko lang si Muhammad. Ayoko kay Jesus, no. We Muslims, we love all the prophets. We respect all the prophets. We honor all the prophets. Huh? The only difference between when I was a Christian, when it comes to Jesus, now as a Muslim, I only worship Allah. We don't worship Jesus. When we were Christians, we worship Jesus. In Islam, and ayon din sa turo ni Jesus, kahit sa Bible, ang pag-worship sa Allah lamang. So, yun ang mga bagay na makikita natin na kaibahan ng Christian and the Muslims. So, sinasabi ko sa inyo, sisters, mga born Muslims, ang isip namin, ang puso namin as Christians, ang alam namin, for the Muslims, they hate Jesus. Nung magbalik kami sa Islam. Kasi sinasabi na sa amin nun, ba't mo iniwan si Jesus? Pambihira ka, iniwan mo na si Jesus. Hindi ko pala iniwan si Jesus when I came to Islam. Nanatili pa rin ako. I love Jesus. I respect Jesus. I honor Jesus. Ang naibalan, hindi ko na siya wino-worship. Dahil Jesus is just like me. Like me, a human being. Ang worship is only for Allah, the creator of everything. So, mahal natin si Jesus. Ano? Sabi ko sa kanila, hindi ko iniwan si Jesus. Lalo ko pa siyang minahal. Kasi as a Muslim, you cannot be a Muslim if you don't believe Jesus, if you don't believe in the miraculous birth of Jesus, if you don't believe in the miracles performed by Jesus with the permission, ha? Talagyan nyo lagi ng kuna, with the permission of Allah. Kasi sa katulang Christianismo, akala nila yung mga miracles na ginawa ni Jesus galing sa sarili niya, sa sarili niyang power. Pero kung iintindi nila yung mga verse sa Bible, ang kanyang paggawa ng miracles with the permission of Allah. Without the permission of Allah, hindi siya makagagawa ng miracles. Same thing with all the other prophets. Kung walang permission ng Allah, kahit si Prophet Moses, hindi siya makagagawa ng highway sa Red Sea. Ha? Kasi in the Bible, and in the Quran, makabasa ninyo, si Prophet Moses, ha? When they were pursued by the Egyptians, ha? Tumawid sila sa Red Sea, nahati yung dagat, sa Ten Commandments. But Islamic viewpoint, it is not only isang hati,
but 12, ha? Dalawang, 12,000 from the children of Israel. It is in the, kasi the basis of the teaching of Islam is the Quran and the Sunnah, the sayings of the Prophet. So, alam na natin ngayon, meron palang Allah, meron Islam, meron Muslim. So far, wala bang question? Kasi kung walang question, magpapatuloy ako sa Quran. Mga questions? Sabi mo, brother, na ang Muslim ay hindi tunay na Muslim kung hindi siya naniwala na si Jesus ay anak ni Virgin Maria na isa sa pinakadakilang pagkakana dadala ng Panginoon sa bayan ng Israel, sa tribo ng mga Jews. Hindi bang ibahagi mo sa amin kung naniwala naman tayo na marami siyang, sa nabanggit mo na marami siyang ginawang miracles ng manimala na pahintulot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede bang ibahagi mo sa amin kung ano ho ang pinakaunang miracle na nagawa ni Jesus Christ? Okay. So, excuse me muna, brad ha, please. Kukuha muna ako ng copy ko. And get my Bible. Kasi, di ba kailangan may mga proofs, support, ha? Kasi mahirap na salita na lang salita, baka sabi lang, oh, sabi mo lang yan, no? So, I have here with me isang uri ng Bible, itong ginagamit natin ng Christian pa kami. Ang tawag yun sa Bible na ito, the Scofield version of the Bible. Sa mga, whether Christians or non-Christians, hindi ko mo Christian, alam na nila ang Christianity. Maraming Christian, hindi nila alam ang Bible, hindi lang iisa. Hindi lang iisa ang Bible. Merong King James Version of the Bible, merong Revised Standard Version of the Bible, may Scofield Version of the Bible, merong Jerusalem Bible, may magandang balita Biblia. Maaari siguro more than hundreds. So, hindi magkakapareho. Pero dito sa sinabi ko kanina na with the permission of God, saka nakakagawa ng miracle sa mga prophet o si Jesus, meron dito sinabi ni Jesus sa New Testament, kasi ang Bible is composed of two testaments. The Old Testament, during the time dahil mga prophet Moses, prophet Noah, prophet Abraham, prophet Ezekiel, Jeremiah, and yung sa New Testament, yung Injil na sinasabi, yung kay Nabi, kay prophet Jesus. Tapos may mga writings pa ni Pablo, sino si Pablo? Si Paul, tinatawag si St. Paul. Mga 13 epistles of St. Paul, tapos may iba pang mga small books. So, in the Gospel, according to John, chapter 5, verse 37, kung hindi ako nagkakamali, ito ang sinabi ni Jesus. Gospel according to John, chapter 5, verse 30 pala. I can of my own self do nothing. I mean Jesus, ha? I can of my own self do nothing. Kung sa sarili ko lang, wala akong magagawa. So, yung mga miracles na ginawa niya, brother, yun bumuhay siya ng patay. Brother, yung pinarami yung bato na aking tinapay. Di ba gawa niya yun? With the permission of Allah. Kasi ang isang sign ng prophethood ng propeta na kagagawa siya ng miracle. Pero it doesn't mean to say Diyos na siya. With the permission of Allah, sakala siya makagagawa ng miracle. Sa atin sa Islam, hindi natin masyadong binibigyan weight o bigat ang mga miracle, sister. Bakit, ha? Talking of miracles, kung magpaparamihan ng miracles na ginawa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasi Jesus alayhi salam, sa Bible, makikita natin dito, yung mga maliwanag, mga miracles si Jesus, it will not amount to, siguro hindi abot to 100. Ha? More or less. Pero, sa mga miracles performed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nandiyan pa, mabubuhay pa. More or less 300 miracles ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi kami, the Muslims, we are not bragging.
Kasi kung iba sasabihin na, mahina yung propeta mo. 100 miracles lang. Kami ang propeta namin, more than 300. Pero sa mga Muslim, hindi natin ginawang issue yan. Bakit? Bakit hindi natin ginawang issue? Kasi mismo si Jesus nagsabi sa Bible. May sinabi si Jesus sa Gospel according to Matthew, chapter 24. Ha? Pasahe ko na sa inyo. Sabi ni Jesus, Gospel according to Matthew, chapter 24. Ito ang sabi niya. Chapter 24, verse 24. Ha? Ang sabi niya, "For there shall arise false Christ, at may magsisilabas na mga bulaang Kristo." Peke, fake Christ. Ha? "And false prophets," at mga huwad na propeta. May mga maglalabas, sabi ni Jesus. "And shall show great signs and wonders," at magpapakita sila, ha, ng mga ibang-ibang. Ano? "In so much that, if it were possible," na kung maaari, sabi nila, "they shall deceive the very elect." Maaaring kung pwede lang, pati yung mismong hinirang na propeta, lulukuhin nila. So, ang milagro pala, ang miracle, kahit hindi propeta, nakagagawa ng miracles. So, bakit natin ngayon ubusin ang oras natin dito sa miracle, kagaya ngayon? Ha? Parang hotcake na balita ngayon sa mga news, buksan niya television, dalawang pope gagawin santo, di ba? Ang condition for sainthood, sa kasi ang santo, katuralay ng Roman Catholic. Roman Catholic lang mostly, ano, Roman Catholic. Pagpasok na simbahan ng Roman Catholic, may mga statue, may mga estatwa, mga santo, santa. Pag pumasok na ibang simbahan, Iglesia ni Cristo. Pumasok na ng halimbawa ng simbahan ng Mormons, simbahan ng Jehovah, simbahan ng Seventh-day Adventist, walang mga ribulto. So, dito sa Roman Catholic, saan ang galing ako, ang galing si Brad, ang galing kami, puro santo, puro mga ribulto. So, isa sa requirement, kailangan para magawa nilang santo yung si Pope o yung si Kalsado ba yun? Sino ba yung taga-siguro? Kalunsod. Kailangan magpakita ng milagro. Tayo mga Muslim, ang milagro sa atin, okay lang yan. Kung propeta ka talaga, nakagagawa ka. Kahit nga hindi propeta, nakagagawa. So, hindi big issue sa atin. It's not a big deal. Pero sa aming mga dating Kristiyano, kung Kristiyan kami ngayon, matimbang masyado ang miracle. Sa pag-aaral natin sa pananampalatayang Islam, kung makapagpapatuloy tayo rito, malalaman natin later on na yung pala mga miracle na ginagawa yan, hindi gawa ng taong yun na namatay. Dahil sa katuwang Islamiko, may tatlong uri ng nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Three kinds of creation ng Allah. The angels, created from light. The angels. The jinns, created from smokeless fire. Sino ang jinns? Ang halimbawa ng jinns, yung white lady. Diba niyo natin yung sister, white lady, may multo, may lutaw. Mga jinns. Yan mga jinns. O may kapre, may tikbalang, may duwende, may diwata. Yan ang mga jinns. Ang mga jinns, they were created from light. Ang angels, they were created by Allah from light, from liwanag. And the angels, when Allah created the angels, sila, they were created only to obey and obey, to worship, obey Allah. Wala silang kakayahan na mag-disobey sa utos ng Allah. In Christian viewpoint, sa pinanggalingan namin, iba. Ang angel, yun daw jinn, kasi ang jinn, and yung satanas, kasama yan sa grupo ng jinns. Sa teaching sa Christianity, sa amin, yung jinn, yung satanas, nanggaling daw yan sa angel. Ngayon, nagkaroon ng rally sa itaas, nagkaroon ng protesta, nagkaroon sila dyan ng demonstration, naglaban ang the good and the evil angels, natalo ngayon yung mga bad angels headed by Lucifer. Lucifer was a beautiful angel before, powerful, tapos nawala siya ngayon sa kwan dahil lagi nagrebelte siya sa Diyos, so lagi silang mga demonyo. Yun ang teaching sa amin. In Islam, now as a Muslim, I don't buy that. I don't believe in that. In Islam, Allah created the angels from light, created the jinns from smokeless fire. Sa jinns, andyan din yung si Satanas. Sa jinns, andyan yung sinasabing white lady. Sa jinns, andyan yung lutaw. Sa jinns, andyan din yung sinasabi mo, doon dahil kapre, etc. Ang bawat tao, tayo lahat, may assign na mga jinns sa atin.
from birth, may mga naka-assign na mga jinn sa atin. And may mga naka-assign din sa atin, mga may angel din na naka-assign sa atin. So, pagdating naman sa tao, the creation of man, created from clay. So, three kinds of creation. The difference between the jinns and men, the jinns were created by Allah mga 2,000 years, hindi ako nagkakamali, una sa tao. 2,000 years, una sa tao. At ang mga jinns, mayroong jinns na Christian, may jinns na Muslim, may jinns na Buddhist, may jinns na hindi rinuwala sa ganyan, parang tao. The difference, hindi natin sila nakikita. And they are powerful. Hindi natin sila nakikita. They were allowed by Allah, Satanas, he was allowed by Allah na tuksuhin lang tayo. Bubulong-bulong dyan, sige, gabawa, pero he, Allah has not allowed him to harm us, to touch us. No. So, ang mga jinns katulad din ng tao, we live in communities, ang mga jinns, they also live in communities. May mga jinns nakatira dyan sa mga guba, may mga tao nakatira dyan sa guba, mga ganyan. And then, the three kinds of jinns, andun yung sinasabi yung the most powerful, yung ifrit, nararating na rin the first heaven. Nararating nila yan, nakaka-eavesdropping, dating sa mga usapan ng mga angels. Pero, depende yung mga subject na yung sisters, brothers, mga pang-advance ba yan. So, balik tayo rito sa kwan, sa ating pag-usapan yun, dito sa mga miracles. Si Jesus, hindi siya makapag-perform ng miracles without the permission of Allah. Same thing with Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Same thing with Nabi Musa, Moses. Kung hindi pinahintulutan ng Allah, hindi sila makagagawa na miracles. So, ang proof natin dyan, what is your proof, Brother Omar, na hindi nga makagagawa si Jesus ng miracles galing sa sarili niya? Binasa natin sa Gospel according to John, chapter 5, verse 30, ang sabi ni Jesus, I can of my own self do nothing. Wala akong magagawa kung sa sarili ko. So, nagre-rely pa rin siya sa Creator, sa Allah. So, now, we go to number 4, the Quran. What is the Quran? Okay? Pero pwede natin i-distribute yan habang nagkapunta tayo. Brad, sana, no? Brad, pakidistribute yung mga drinks natin yan para ganun na mga ating plan. So, isa sa mga pillars of Islam, pillars of faith in Islam. If you are a Muslim, sabi ko kanina, number one, you have to believe in Allah. Number two, if you are a Muslim, you have to believe in the angels of Allah. Allah created angels. Among Christians kami noon, we believe in angels also. No? We believe also in angels. Kaya lang, ang teaching sa amin noon, we can pray to the angels. Ha? Kaya nga kami, bago matulog, may prayer kami. Angel of God, my guardian dear, to whom, di ba? Diba? In Islam, we don't pray to the angel. Kasi, ayon sa katuruan Islamiko, mas mataas ang katayuan natin sa angel. Ha? Kung baga sa hindi tayo nagseserve sa angel, sila nagseserve sa akin. Mas mataas tayo sa angel. Angels. So, as a Muslim, we believe in the angels of Allah. Number three, we believe in the prophets of Allah. We believe, number four, in the books of revelations. Dito na ngayon pumapasok yun. In the Quran, there are five books of revelation mentioned in the Quran. These are, number one, yung suhuf, meaning the scrolls of Abraham. Yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Abraham. Then mentioned in the Quran is the Torah, the one given to Prophet Moses. Or Torah in Hebrew, in English, the law. Ginawang sini sa Hollywood, the Ten Commandments. Okay? Then, we believe in the book of given to Prophet Dawud, David. It is called Zabur in Arabic. In English, it's called Psalms. Or mga awit sa Tagalog. We believe in it. Number five, we believe in the book of Revelation. Number four, the book of Revelation given to Prophet Jesus, Isa alayhi salam. It is called in Arabic, it's there in the Quran, Injil. In English, it is Gospel. In Tagalog, magandang balita or Evangelio. We believe in that. We believe. And the last book of Revelation, sent by Allah, is the Quran. It is the Quran. Okay?
Muslims believe in the books of Revelation. Kaya lang, nowadays, there is no longer, o wala na tayong makikita ngayon, na original book of Revelation given by Allah to Prophet Abraham. Wala tayong makikita yung original na suhok. Wala. Wala tayong makikita tayo sa ngayon na original book of Revelation given to Prophet Moses. Yung sinasabing Torah sa Hebrew language or Taurat in Arabic or sa English, Zalo. Wala tayong makikita. The original, ha? The one given to the Prophet. Wala tayong makikita ngayon the one given to Prophet David, Dawud, in Sabur or Psalms. Wala tayong makikita ngayon the Injil, the Gospel given to Prophet Jesus. What we have nowadays, ito yung sinasabing Bible. The only book of Revelation in existence na from day one to this day na preserve, ha, na maintain ang originality, the purity, not adulterated, hindi na saling ng tao, hindi na bago. We Muslims, we believe it is no other than the Quran. In the whole world, there is only one Quran. When we talk of the Quran, it is the Arabic Quran, as I told you kanina. The Arabs in the Middle East, this is the Quran they read. In the Philippines, this is the Quran we read. In China, where you will find the population of the Muslims, mas marami pa kaysa sa population ng Pilipinas. Kasi ang population ng Chinese Muslims in mainland China, more than 100 million. Ang population natin dito ilan? 100 million siguro. Ah, in China, mainland China, more than 100 million Muslims. Pero in China, tinuturing sila, they are considered minority. Bakit minority? Bakit maliit ang grupo sila? Kasi ang population ng China is billion. Diba, sister? Billion. Siguro ko lang, 1/10 of the population lang ang Muslim. Kaya minority pa rin sila. Pero compared to the Philippines, to our country, mas maraming Muslim ang China kaysa sa ating mga. They read the Arabic Quran. The Russian Muslims, they read the Arabic Quran. Huh? They're greeting what we greet here, Assalamu Alaikum, greeting nila, Assalamu Alaikum. Because it's that the universal greeting of peace. So, ano itong Quran? Islamic viewpoint, from Allah, from the Creator, i-deliver ang Book of Revelation to the Prophet. For example, during the time of Prophet Abraham, in Islam, there is a so-called Angel of Revelation. Ang trabaho ng angel na ito, siya lang maghatid ng mga books of revelation sa prophet. You know? I-clarify ko rin pala, na-clarify before I continue. Siguro narinig ninyo yung salitang prophet tapos messenger. Diba? Prophet Muhammad, prophet and messenger of Allah. Jesus, prophet and messenger of Allah. Moses, prophet and messenger of Allah. Yahya, or John the Baptist, prophet of Allah. Walang messenger. Ha? So, what is the difference between a prophet and a messenger? Muna ating alamin. No? All the messengers are prophets. But not all prophets are messengers. You cannot be a messenger if you are not a prophet. So, ang prophet, isang tao, katulad din natin. They were chosen by Allah sa kanilang community. Hinanap ng Allah, choose one guy, mabuting tao, model of, makikita mo, model ng kabutihan, ginawa niyang prophet. Through the prophet, Allah communicates with the people. Hindi makikipag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Sino pa ako? Sino ba si Omar? Sino ba kayo? Para kausapin ng derechahan ng Allah. What Allah did, gumawa siya, gumagawa siya ng propeta, for example, the community of Santa Maria, hindi Santa Maria. Ako ninyo, halimbawa, I will make one prophet there. Prophet Ali. Dahil larawan ng kabutihan. Lahat ng gusto kong ipalam sa inyo, through the prophets. Kaya kailangan sa pananampalataya Islam, katuro Islamiko, we have to believe in the prophets of Allah. Hindi sapat yung, ay, believe in Allah. Hindi na kami niwala sa mga propeta.
wala. Wala mangyayari. Kasi ang Allah ang nakipag-communicate sa prophets, ang prophets maghahatid sa atin ng mga balita, mga utusan, whatever. So, the prophets are not messengers, but the messengers are prophets. Ang mga messengers, they are prophets, and at the same time, pag sinabing messenger, they were given books of revelation by Allah. They have books of revelation by Allah. Islamic viewpoint, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the number of messengers, kasi there are 124,000 prophets, diba? The number of messengers, kung di ako nagkakamali, more than 300 messengers. Yan, makabasa ninyo yan sa mga stories of the prophets, sa mga sayings of prophets, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But in the Quran, you will not find that. Kasi the dalawang primary source ng teaching ng Islam system. We have two primary sources of teaching in Islam. It is the Quran and the Sunnah, meaning the sayings, the actions, the provisions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yan, pinagpupo natin ang knowledge. So, yung mga messenger, in Islam, there are five major prophets. Sabi prophets and messengers, prophets, and just the prophets Moses, prophet Jesus, prophet Muhammad, prophet Noah, and then the other one, medyo hindi ko maalala, Christian. Or Abraham ba yun? Kasi no? Confused ako, confused. Anyway, we believe in the prophets of Allah. So, pag may ipapalam, may i-reveal na revelation ng Allah sa prophet, as a messenger na, promoted na siya, yung prophet tagging messenger na. Ang magdadala sa prophet, ang angel Gabriel. From Allah to the angel Gabriel to the prophet. Okay, yun yan ang sequence, no? During the time of prophet Abraham, ganun. During the time of prophet Moses, ganun din. From Allah through angel Gabriel, i-deliver niya sa prophet. Hanggang dumating yung time ni prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The difference between the previous books of revelations, saka itong Quran, andun na yung una sinabi ko, sa ngayon, wala kang makikita ang original book of revelation given to the prophets by Allah, except the Quran. We Muslims, we believe it is the Quran na nanatili ang kanyang pagka-original hanggang ngayon. The Quran was revealed to Prophet Muhammad for a period of 23 years. Huwag niyong isipin ang Quran, dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala-dala ng angel Gabriel from Allah, Muhammad, ito ang Quran. Hindi. The Quran was delivered to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. Unti-unti bumababa ang mga verses, chapter, depende sa sitwasyon. Dumating sa Propeta Muhammad. Halimbawa, isang pagkakataon, may bisita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Najaran, ang mga taga-Najaran. Ang Najaran, that is in Saudi Arabia, sister. At that time, ang Najaran, Saudi Arabia, at that time, isang Christian community. May malaking simbahan sila dyan. So, pumunta sila, ang delegation ng Najaran, pumunta sa, bumisita sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa kanyang lugar, sa Medina. Tinanong sila, tinanong si Prophet Muhammad nung head ng delegation, sino ba yung Allah? Kung tayo tatanungin, sino ba yung Diyos? Siya yung gumawa ng puno, siya yung gumawa ng isda, sa mga ganun. Pero, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigla dumating yung revelation, ng angel Gabriel, sabi sa kanya, Hul, Rabbi, Huwa, Allahu, Ahad. Say, sabihin mo Muhammad, He is Allah, the one. Sabi naman siya, Hul, Huwa, Allahu, Ahad. Tapos, direct yung angel, Allahu Samad, the eternal, absolute. Lam yalid, walam yulad. He begets not, nor is begotten. Sinasabi niya sa mga bisita yan. Walam yakulahu kukwan ahad, sabi ng angel. Sabi naman niya, walam yakulahu kukwan ahad. And there is nothing like unto him. Direct from Allah through angel Gabriel. For a period of 23 years, ang Quran, makikita ninyo, kung isusukat natin sa Bible, the Quran is about, mas maiksi sa New Testament. Mas may exist sa New Testament. Kung di ako nagkakamali, siguro mga 3-4 siguro. Kung di ako nagkakamali, ha? Anyway, the Quran was revealed to Prophet Muhammad in the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arabic.
Yeah, when we talk of the Quran, the original Quran, it is the Arabic Quran. This is the Arabic Quran. What I have here, the Tagalog Arabic Quran, this is the Quran sinasabi natin. Ito meron na ito, the interpretation, the meaning. Tagalog, Arabic. Tagalog, Arabic. Hindi ito yung Quran na Arabic na sinabing from Allah to Angel Gabriel to Prophet Muhammad. For a period of 23 years, unti-unti dumarating. Ang mga kasama ni Prophet Muhammad, how it was na-compiled, you know, the buo. Pag sabi ng Angel Gabriel from Allah, ang verse, halimbawa, Kul huwa Allahu ahad, may memorize niya Prophet Muhammad, kasabay yung angel. Tapos isi-isi niya, oh, may dumating sa aking revelation from Allah. Oh. Pagdating niyo, sumunod kayo sa akin, Prophet Muhammad is a no read, no write prophet. He's a literate prophet. Prophet, tingkatulad natin, nakapag-aral tayo. So, sabi niya, Kul, pinila, mga companions, sabas, Kul huwa Allahu ahad. Pag na-memorize na, yung scribe, taga-sulat, ibin Said ibn Tawid, sulat mo. Susulat naman niya. Pagkasulat, oh, tingnan niyo kung tama ang sulat niya. Kasi baka natagdagan ba ng word, o ng letter, ng comma, ng period, pabasahin. Kahit yan, sino marunong sa inyo bumasa, marunong susulat. Baka mo marunong, tingnan niyo. Kasi, tama po, propeta. Okay. So, bago namatay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andyan na yung Quran, nasulat na sa mga balat ng kahoy, sa mga buto, kasi during that time, wala pa naman, hindi ko naman mag-extra, wala pa naman mag paper mo, wala pang printing press. Kaya sinusulat nila sa mga pato, sa balat ng kahoy, sa buto ng hayop, ha? Diba, parang bula-bula ating sulat ng Arabo. Sinusulat nila, tapos inipon, inipon. And aside from that, memorized by the people, memorized by the companions, it is the only book in existence. It is the only book, the Quran is the only book in the whole world. Kahit na sirain ngayon, maibabalik sa original. Kasi thousands upon thousands of Muslims all over the world memorize ang Quran. Tama ba sis? Tama ba? Memorize. Si Brother Salih nala, ha? Isang balik Islam. Si Brother Hassan, isang balik Islam, si Buwan Muslim. One third of the Quran, memorize. How much more you are born Muslim? Diba? This is the only book in the world. Ha? Sirain natin yan. Di ba magkaroon ng challenge dito? Brad! Ano ito? Bible. Sulugin natin mga Bible. Ang Bible sa mundo. Ito, Quran. Sulugin natin lahat. O ngayon, pagkasunog. Brad, ibalik natin. Quran lang maibabalik. Kasi wala kang makikita hanggang ngayon na nakamemorize na Christian ng Bible. Even the Pope, hindi niya memorize ang Bible. Even yung sinasabi natin na magaling na si Eddie Soriano, hindi niya memorize ang Bible. Kabisado lang niya, yung mga verses na katulad na na lagi niya ginagamit, na katulad ko lagi kong ginagamit, memorize. Pero the whole Bible, hindi ma-memorize. Kasi pag sinabi, Brad, memorize ko ang Bible. Okay, recite to me. Pag ganun niya, uy, anong Bible yan? King James Version. Hindi, ayoko ng King James Version. Gusto ko yung Living Bible na recite mo. Patay na ka. Diba? O pag alam naman yung Living Bible. O, Living Bible, brother. Okay, chicken na yan. Hindi, ayoko. Gusto ko yung Scofield Version eh. Patay tayo. Kasi iba-iba. Bata ng Quran, ha? Whether you are in Russia, in Australia, in America, in Philippines, in Africa, in Middle East, there is only one Quran. Alam ako. And I believe in that. When I came to Islam, before I came to Islam, I don't believe in that. Lahat yan, rubbish. Wala yan, yan totoo. When I came to Islam, ha? Ito pala. Andi dito ang challenge ng Allah sa humanity. Inamin niya, kung kayo duda, kung kayo nag-aalangan, dito na totoo ang Quran, may challenge siya. In Surah Al-Isra, chapter 17, verse 88, ang sabi niya, sa wikang Tagalog na lang, ha? Hindi ko na mabasahin Arabic. Dahil medyo pupusa tayo sa oras, verse 88, ang sabi ng Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kahit na magsama-sama pa ang mga tao at ang mga jin upang magkasundo na gumawa ng katulad ng dakilang Quran na ito, na mahimala ay hindi nila ito makakayanang gawin kahit na magtulong-tulong pa silang lahat para sa ganitong layunin. Tapos may isa pa, chapter 11, Hud, verse 33, kung di ako nagkakamali, ang sabi ng Allah, sabi niya sa mga tao at sa mga jinns,
hinamon niya kung kayo nagdududa rito sa Quran. Ang sabi niya ay medyo nabala ko. At 10:36 ko na nababasahin. Sa 10:36, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 10, verse 36, hinamon pa rin niya ang sangkatauhan, pati mga jeans. Ang sabi ng Allah, chapter 8 pala. Chapter 10, Yunus, verse 38, o sinasabi ba nila, sabi ng Allah, katunayan, ang Quran na ito ay sariling gawa lamang ni Muhammad. Gayong sa katotohanan ay batid nila na siya, na si Muhammad, ay tao lamang na katulad din nila. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, gumawa sila ng isang sura, isang chapter, o kabanata na katulad ng taluntod o aya o verse ng dakilang Quran at ng katuruan nito. At magpatulong kayo sa sino mang may kakayahan na tumulong sa inyo bukod sa Allah, tao man ito o jin, kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin. At ang huling chanis ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 23, kung di ako kakamali, basahin natin sa tali bago tayo magtapos sa ating aralin ng araw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, babasahin natin ngayon sa Arabic para marinig niyo yung talagang Arabic na salitang ng Quran. Verse 23, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, verse 23, Suratul Baqarah, sabi niya, chapter 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum sadikin. Sa wikang Tagalog, ang kahulugan ng interpretasyon ay, kung kayo na mga walang pananampalataya ay may pagkaalinlangan tungkol sa Quran na aming inihayag sa aming alipin na si Muhammad at inaangkin ninyong ito ay hindi nagmula sa Allah, kung gayon ay gumawa kayo ng isang kabanata, isang sura, ha? Nakatulad ng kabanata o sura sa dakilang Quran. At tawagin ninyo ang sino mang makakayanan ninyong tawagan bukod sa Allah upang tumulong sa inyo kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-angkin. Ako sa ipaturi ng Allah sa verse 24, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُنْ نَارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Nang ibig sabihin, subalit, kung hindi ninyo makakayang gawin at bilang katiyakan ngayon at kahit na magpakailanman ay hindi ninyo makakayanang gawin sa makatawid, katakutan ninyo ang impyernong apoy sa pamamagitan ng paniniwala kay Propeta Muhammad at pagsunod sa Allah, sapagkat ang panggatong sa impyerno ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga hindi naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sumo. So, mahal ko mga kapatid, mahal ko mga panauhin, kulang po tayo sa oras. Kung meron katanungan, welcome. Kung wala naman po, medyo magpapahinga tayo dahil alam ko na marami pa sa atin, malayo ang uuwian. So, inshallah, Allah willing, next Sunday po, welcome po kayo. Ito po kayo rito. Pag-aral po tayo, magsama-sama tayo, dahil tandaan natin, hindi po maaaring maging Muslim sa gitna ng kamangmangan. Hindi kaya naging Muslim in the midst of ignorance. Dapat magkaharap tayo. So, kung may tanong po, raise your hand. Kung wala naman po, tayo ay magsasign off na ang nalangin. Salamat sa Allah. Katarong, brad? Tarong? Sis? Tarong? Kung hindi po kulang ang oras, ako magtatanong sa inyo. Kaya lang, kulang po tayo sa oras. So, tayo po ay manalangin ng bahagya. Bismillahirrahmanirrahim. Nag-ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin,
ang pinakamawain na ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ang ibig sabihin, praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world or of everything that exists. Ar-Rahmanirrahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and from you alone we seek your aid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, show us the straight way. Siratal ladhina an'amta alayhim, the way of those on whom you have bestowed thy grace. Ghairil maghdubi alayhim, those whose portion is not anger. Waladdalin, and who go not astray. Amin. Ya Allah, maraming maraming salamat po. Kami po ay inyong binigyan pagkakataon na sama-sama. Maraming maraming salamat po, Ya Allah. Kung may nasabi po akong maganda, yan po ay buhat sa Allah. Kung may nasabi po akong hindi maganda, buhat po sa sarili ko. Patawarin po nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at igabay po tayo sa tamang landas. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon you. Salamat. Alhamdulillah, na-explain na ni Brother Omar sa iyo lahat ang kabaraan ng paano pagpasok sa Islam, yung tagawag na syada. Kaya no, meron ako yung dagdag konti para sa inyo lahat, Muslim man o hindi Muslim, lalong-lalo na sa mga Muslim, nag-aangkin ng Muslim. No? Sa banal na Quran, sinabi ng Allah, hafahasibtum at tama kalaknakum wabata wa adnakum alaykum wa adnakum alayna latujiyun. Sabi niya, ayon sa pagkasalin sa Tagalog, sa tingin niyo ba, sa pag-isip niyo ba, sa pag-akala niyo ba, na nilika namin kayo ng galing sa wala, galing sa sa laruan, o nilika namin kayo na walang kadahilanan? Anong dahilan na nilika tayo dito sa lupa? Yan dapat tuntunan natin pagbigay ng pansin. Magsabi ko na Allah, sa akala niyo ba, hindi kayo, nilika namin kayo upang kayo hindi bumalik ito sa amin? Lahat tayo na kanyang nilika ay babalik sa kanya. Saya at gusto natin, katotohanan, walang kaduda-duda, lahat ay babalik sa kanya. Mamatay pa. No. So, ang mensahe na ito para sa mga balik Islam o mga Muslim, nag-aangkin na Muslim. Nag-aangkin na original Muslim pa. So, kailangan lagi natin paalalaan bawat isa sa atin sapagkat ang pagpapalala, ito ang tinatawag na Islam. Okay? Sa yung dalawang bahagi ng statement ng Shahadatain, unang-una binanggit ng brother kanina, practice muna natin, no? Sunod lang kayo sa akin. Sunod. Taas lang ang right hand. Pagpapatutuwa, pagpatunay na tayo naniwala sa kaisahan ng Allah. Kaisahan sa kanyang pagka-Diyos, kaisahan sa kanyang dasalamang narapat sabahin, kaisahan sa lahat ng mga pangalan na kanyang pinakilala. Una-una, nagpakilala sa pagkalakala, sinabi ng kapatid natin, na bukod-tangi ang kanyang pangalan. Ibig sabihin na bukod-tangi, unique ang kanyang pangalan. Wala sangkaling tulad sa kanyang mga nilika sa kalagitan, maging sa kalupaan, maging sa ilalim ng dagat, wala sang kapangalan. Siya lang ang nagtatangan ng pangalan na Allah. Okay? Ito na, ha? Practice mo na. Ashhadu. Ashhadu. Lapas mo, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Okay, final na. Ha? Final. Final. Lapit na lang. Okay, taas ang mamay. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah
na ayon sa pagkasalin sa Tagalog, sabi niya, ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Repeat. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. O ako ay may testigo na walang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban sa Allah. At ako rin ay sumasaksi. Ako rin ay may testigo na si Muhammad ay sugo lamang ng Allah. Tulad ng aking pagsasaksi ngayon na si Jesus, anak ni Maria, ay hindi nahigit pa sa isang sugo lamang ng Allah. Sugo ng Allah. Na ang kamatayan ay totoo, na ang paraiso ay totoo, na ang apoy impyerno ay totoo. Kaya yan, ang itaisip natin sa isipan natin. Takbir! Lahat tayo babalik. Sinabi takbir. Yung pagsabi ng Allah Akbar, God is the great, Allah is the greatest. Kasi hindi tayo nag-clap-clap. Instead of clapping, sinasabi natin, takbir! Allah Akbar! Mga kababayan, okay, gano'ng pagbati. Pagbesa-besa na sa inyo, beso-beso. Paliwanag, kami mga kapatid, kami mga lalaki, hindi kami pwedeng yung mag-to sa inyo, mag-shake hands. Pero kung kapatid kita, o asawa kita, o nanay, pwede. Pero kung kapatid lang sa Islam, mga babae, hindi kami pwede magsali. Pero kami mga lalaki, mga Muslim, pwede kami mag-ayakusan, mag-beso-beso. So, mga kapatid natin sa panampartay Islam, batiin natin ating mga bagong kapatid, bigyan sila ng mainit na yakus ng yakap ng kapatiran. My birds reside here too. Our signs, God is the light, God is the light. How great the works of man and the things he makes. How great, then how great the Creator. Though he strives to reach the heavens, he can barely survive the wars of the world he lives in. Yet how many times he's tried himself to immortalize, like his parents before him in the Garden of Eden. But like the sun sets with a call to prayer and surrenders to the night,